Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Be'ahavta et Adonai Eloheka Bekol Levavka O Bekol Nafshka O Bekol Me'odecha Behyo Devarim Ha'ele Asher Anochi Masabbeka Hayom Al Levavka Vesinantam Lebanecha Bedivartabam Beshivteka Bebeteka Oblekteka Baderek Ubshukbeka Ubkomecha Ugsartam Leot Al Yadecha Behayu Letutafot Ben Enecha Ukhtabtam Al Mezuzot Beteka Ubisarecha Sela. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. Therefore you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Take to heart these words which I enjoin you today. Drill them into your children. Speak of them at home, whether you are busy or at rest. Bind them at your wrist as a sign, and let them be as a pendant on your forehead. Write them on the doorposts of your houses and on your gates. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. So, shalom to everyone. I hope you are still alive and kicking, safe and sound. Daming nangyari. So, we continue to pray and tumulong kung ano ang may itutulong natin. Maraming nangangailangan ng tulong at this very moment. Sana okay ang internet ninyo. Dahil pati internet affected, marami rin nagko-complaints dahil may mga providers na humina din ang delivery ng kanilang internet signal. Anyway, check natin, paki-comment sa sound check. Sound check tayo habang binabasa ko yung mga nag-check-in na katulad ni na Tennessee, Valencia. Siyempre, kasama ang Valencia family. Marimel Bautista, Rebecca Hara. Praise the Lord, sabi ni Marimel. Pakiki-comment lang sa ating ano, sound and image. Good, sabi ni Evelyn Beltan Rulion. Good sa Tagaytay City ito. Good evening po. Father Randy, Dolly Medina, Virginia De La Rosa Mendez from GMA Cavite, Sok Galvan Osorio, mabati din, si Sister Ninglia Arenas, good evening, classmates, sabi niya, si Atenita Mendoza, Mabanta Mendoza, Sonia Belisario, Anita Ong Abad, si Brother Art Bautista, good evening Father, si Ito Banzon, Brother June Carcellar, and of course ang ating CTS lady in charge being Yenko Kasilag, si Sylvia Flores, good evening Father and all, sabi niya. Doms Bal, maayong gabi from Davao City. Well, from Davao. Felicitas Batukan Lavador Invento, Karina Manipon Ibanez, siguro ito. And Marimel Amores. Dolly Medina, from Silang Cavite, mabati sa kanyang mga batchmates, Iris Lusticia, good evening po, sabi niya, Gloria Calusa Ambay, good evening po para sa lahat, sabi niya, Deng Tenko, good evening to all of you, sabi niya, comment lang muna tayo sa, sa ating sound, no? Kung okay. Sonia Belisario, okay. Josephine Lumitaw, Dr. Jojo, kasama din natin ngayong gabi, at Ses Isaac Caldo, and si Edwin Dawal, si Ralph Palmahil ng Diocese of Mati, which is in Davao, province of Davao, at Rebecca Hara from Baguio City, Globe Blast, of course, si Bing Martinez,
Good evening to Madalani and to everybody. Eric Magbuo Dalangin. John Brother John Buena, mabagal po ang internet namin. Having problem with video. Noted. Pero I want yung sound sana. The sound. Si sound is important. Jenrin Cado, Chito Sullivan and Ami Ventura, Ami Ventura, hindi sharp ang reception. Converse. Hindi po kami converse. Matagal na kaming nag-resign sa Converse. Lumipat kami sa both Globe and Smart kasi talagang hindi na inayos yung amin. Amelia Binya, so siguro may effect sa transmission niya. Pero dito sa aking, minomonitor ko sa aking cellphone, okay naman with my phone. That means you can review later siguro kung medyo hindi clear ang image. What is important ay the sound is malinis, no? Kahit na hindi ko malakas magsalita. Kasi nakikita ko naman gumagalaw yung indicator. Anatan, good evening. Sabi niya, Atelina, Sereno, we are back. Praise the Lord. Si Auntie Vicky, Elfante, Abra ito. Art Pimentel from Bacoor City, Cavite. Si Rene Ruiz. Linda Retorta Iforong. Nagbumabati sa kanyang classmates. Bong Lozano. Watching from Cotabato City. Archdiocese of Cotabato. Si Ces Caldo from Calamba, Laguna. No? Okay na po. Sabi ni Brother John Buena, John and Chari, here. No? From Marikina, oh, si Iris. I hope Iris, ha? Nagtas kayo dyan. Ibig sabihin, meron, pwede lang internet siguro dyan. No? Sa Marikina, alam natin lang nangyari sa Marikina. Beatrice Kaunan, malinaw po, Father. Okay, first comment. Thank you. Rene Ruiz, Rene Retorta, Ifurong, nabasa ko na kanina. Evelyn Sevilla, sabi ni Sister Ning, at saka si Sonia Belisario, Ning Liarenas, clear ang audio and video. Praise the Lord. No? Solanya, sa Ate Solanya, oh, magandang gabi, mga classmate. Okay, okay. Martan, Dory Resurrection, Presi Chu, okay. From Pagsanhang, Laguna, si Presi Chu, no? Grace Luna Ulat from Cavite ito. Ed Evelyn Sevilla from PLDM. Saan kayo ito? PLDM. From Davao City, si Doms Wal, Maria Uldarica Eva, at Angela Colliado. Maklara naman ito, si Angela. Tere Cristina Go, Tere Canon, Test importante, no? Good evening po, sabi niya. Fermans, Anita Big Bing, sorry, Bing Castro, Brother Ramon Villarante, no? Sa ano ito, sa Dasmariñas, Cavite. Si GB Rodora, okay. Oh, ulit. Nasa si Isagani, Austria. Si Van Chris, good evening po. Berna Carmelo, Jenny Wong, Marwil Yasos, Bong Lozano, laging naghahang ang nagpe-freeze ang video, Father. Baka sa area mo dahil okay naman itong hawak ko na monitor. Hindi ito saan ito eh. Sa transmit kanya. Good evening
from Montalban, Rizal. Kasama din sa lumataas ang Montalban. Pero alam natin yung nangyari sa Rizal, sa baha. Binaha kami dito, De La Costa Homes. Si Peter Corona Poso. Yan. Binaha sila. Kaso kasama pa natin ngayong gabi. Nakabalik na siguro ang internet nila, kuryente. Yeah, George Pineda III, no? Marilyn Uy, buffering po, sabi ni Felix Sumangi, Jenna Pasilyao, no? Rhea Bunuan, is alive and kicking, yeah, praise the Lord, no? Amelia Binyas, internet na stable, sabi ni Christina Elgo, tama, kasi marami ngayong mga nagko-complain sa internet. Anyway, as I said, pwedeng i-review later. Yun yung ginagawa ko pag mahina siya. Pwedeng re-reviewin. Okay na siya pag ni-review. Nawawala po, Father, ang audio at frozen ang video. Akin ba yon? Okay. Sabi ni Fermans, Poli Ereche, kasama din natin ngayong gabi, no? Tarlac City, galing po si sabi ni taga doon si Martina Doria Jimenez. Linda Iforong, nawawala po ang audio. Talaga, nawawala ang audio. Check natin. Frequency okay. Okay. So mag may audio pala. Okay, check niyo uli pag okay na. Sabi ni Vince Quinton Pagilagan at Carmen Cao and Dante Chua, Angela Colliado, mabagal po internet. Talaga, oo naman. Fred, gamit na lang kayo ng cellphone, baka mas mabilis. Freda Nul, Fred, si Freda Gehemora, kasama si Albert, no? Kasama din nating gabi, si Romy, Brother Romy Salazar, o pati si Father Ronnie Crisostomo. By the way, sa Friday, ha, mapuntahan ninyo ang page ng Jesus, the Jesus Shrine of Jesus, the Divine Word, yung page ni na Father Ronnie at yung Shrine of the Divine Word, kasi mayroong concert doon na ang mga kakanta ay mga seminarista. At ang composer ng ang lyrics ay si isang pari din ang nag-compose, Mother Beltran. At ang music ay galing pa sa UP, isang taga-UP na professor ng music. Sa Friday po yun. Sabi ni Suzette Medina, good evening from Imus. Claro Puzol Peñamante. Good evening, Father. Alam niya. Elizabeth Manzano, Rebecca Hara, mabagal ang internet, Rayanne Andrada, huwag baklaran. No? At ate baby, Christina Belocora, sa Imus ito, Las Piñas naman, si Rosemary, at Brother Larry Manzano, Rebecca Alagaran, Sally Nevilos, Erickson Pidlaowan, Mayet Romulo, Reginald Makaraeg, Alan Huy sa Imus, and so forth and so on. Mamaya uli natin. At si Brother Carlo Lara. Okay. So bago tayo mawala ng internet at na magloko-loko, ay diretso na natin. Part 2 na tayo ng Books of Samuel. Yung part 1, half ng first book of Samuel. Yung part 2, we will end the first book of Samuel. So yung part 3 ay sa second book of Samuel na tayo, which is about the kingship of David. Dito sa part 2 natin ay naka-focus sa kaibigan nating Saul, si Saul, ang supposed to be unang hari ng Israel. But as we said,
yung judgment ng Deuteronomic historian, si Saul is only a nagid, a prince o military charismatic leader rather than Melek o hari. Na banggit ko na yan noon. Yung technical term ng king ay Melek, okay? At hindi ito ang ginamit na word ni Saul para kay Saul. So ito yung focus ng ating session 16, Books of Samuel. Ngayon, we don't have an idea kung ano yung monarchy, no? So pag nagbabasa tayo ng Bible, kasi wala naman tayong monarchy sa bansa natin eh. Kaya we just imagine kung anong nakikita lang natin sa mga experience ng iba o kaya sa mga stories, sa mga movies. So I highly recommend na kung may access kayo sa Netflix, panoorin nyo yung The Crown. Ito yung series. Hindi siya documentary, kundi drama na tungkol sa buhay ng British monarchy. So, di ba si Queen Elizabeth II ngayon yung reigning queen, no? At yung mga series magsisimula doon sa father niya, sa tatay niya. So, magandang season 1, season 2, season 4 seasons. Kalalabas lang yung fourth season kung nasaan na ang si Diana. Doon na siya sa fourth season. So, there you have an idea. Dito ko rin yung buhay ng monarchy na hidden, hindi naman natin alam, no? Although, of course, based ito sa imagination ng mga story writers, no? Kaso, may mga basehan naman sila sa mga pangyayari sa buhay ng mga reyna at hari dito sa British monarchy. Tapos, isa sa mga episode which is struck me dahil nga related dito sa monarchy na pinag-uusapan natin, no? Yung reyna, si Queen Elizabeth, he was giving advice doon sa anak niya, as we know, Prince Charles ngayon, ay kasi ayaw ng parang hindi siya masaya sa pagiging prinsipe dahil maraming ang sa presentation na doon, parang nasa hawla ka eh, hindi ka malaya. So, sinabihan siya ng reyna, the crown, sabi niya, is not a choice, but a duty. Yun ang, so, it's not a privilege, no? Hindi rin pinili mo yon, kundi it is a duty. Maganda yung sabi niya doon, payo niya. Pagdating natin sa monarchy dito sa Biblia, the crown is not a duty. It is a gift from God. Alam natin lahat na ang Diyos yung kumikilos dito sa, ano, it's not even a choice, pero it is a given by God, no? Through the prophet, of course, no? So as we shall see later. So if you have a chance sa Netflix, you can watch yung apat na seasons, no? But nagpatalastas na ako ng drama, no? So balikan natin yung structure, just to review yung dinaanan natin. We divided them into 7 parts, no? Yung dalawang libro ni Samuel, which we said was really really one book, no, in the Hebrew Bible. They should not be separated, especially pag pinag-aaralan siya. Kasi you cannot divide them into book by book this time, pero the two books, they belong together. And may 7 parte siya. Yung unang parte, na pag-usapan natin yung kapanganakan ni Samuel at saka yung calling niya, yung vocation niya. The art narrative. Then, yung Samuel and the request, the demand to have a king. And dito tayo ngayon, part 4. Tungkol kay Saul and the rise
of David to power. So nasa ito yung topic natin, and then the next meeting next Wednesday, part 5 to part 7. So kung 7 episodes kumbaga sa isang season. Now, so that's the overall structure of itong book si Samuel na pinag-aaralan natin. So this is part 4 then, Saul's rejection as king and David's rise to power. We are in the first book of Samuel, chapter 13 to 31. Actually, hanggang 30 lang. Kasi yung 31, yun yung death ni Saul, which already should belong to part 5. So, next meeting pa natin, mabibisita o makikita ang kamatayan ng bida natin ngayong gabi, who is Saul. Okay. So Saul and the rise of David. Now, let's begin with the first two chapters, chapters 13 to 14. Saul and Jonathan defeat the Philistines. Remember, ang nemesis, ang antagonist ng kingdom of Saul and David later on ay Philistines. And I showed you last time the other side of the Philistine. Ito sa side dito sa Bible ang pinresent nila the Philistine as the enemy, something like barbaric even, no? Pero archaeology tells us that the culture of the Philistines is advanced, and nakita natin yung art nila at yung kanilang way of life, no? So dito sa combination ng giyera nila against the Philistines led by Saul and Jonathan. Remember, it was war against the Philistines na na-impress yung mga tao kay Saul, no? Bilang warrior. No? This time, with Jonathan. But it is in this war now with Jonathan that ma-i-reveal ang tunay na kulay ni Saul. So, mag-uumpisa na yung narrator to slowly, kumbaga, tells us of the decline of this leader of Israel. Alam natin na nandoon na yung isip ng narrator noon una pa na hindi talaga si Saul ang dapat mamuno, but another one. And ito, ipapresent niya dahan-dahan yung pagbagsak ni Saul. Nanalo nga sila, pero it also reveals his kung sino siya. Kumbaga, balat sibuyas, sabihin natin. No. So, okay. He, after the victory, there was an incident when Saul took matters in his own hands. He proceeded to have a sacrifice without waiting for Samuel, who is supposed to be the leader of the sacrifice. So, wala namang masama doon kung nagpasalamat ka sa Diyos dahil nanalo ka. Eh, bakit? Well, you see, the point here is the one who should offer sacrifice is Samuel, and you should wait for him. He is the authority, and that means you disobey the authority. So he took matters into his hands. He sacrificed without permission. And the consequence is, sabi ni Samuel, your kingship shall not last. Yun pa. Sentence number one na yun, no? Nahusgahan na siya, no? Your kingship shall not endure. And
without naming anybody, sabi ni Samuel, the Lord has sought a man after his own heart. Ang gandang description nung susunod na mamuno, no? The Lord has found a man, no? After his own heart. Ano ibig sabihin nun? After his own heart, no? Kumaga affectionate description of a leader, no? A leader after the heart of God. It's being used sometimes sa you know, mga pari, leader ng simbahan o bispo. He's a priest after the Lord's heart. He's a bishop after the Lord's heart. But it was meant for David. David was not mentioned here, but alam natin na, kasi alam natin yung kwento, siya ang tinutukoy ngayon. So, it is now getting clearer and clearer na ang hari is not Saul, and his monarchy will not endure, will not last. Another thing that Saul does is he makes a rash oath na kita na natin ito kay Jephthah, yung padalos-dalos na suswear, no? Oath, no? Na-encounter na natin, which led to disaster, no? So he made an oath. He says, "Cursed be the one who takes food before evening." Yun ang ano niya. Kasi nga, he wanted to impress, no? Eh, kaso nang hina yung mga sundalo. Nang hina yung army ni nakukumain. Eh, natalo sila. So, they became weak, no? So, that's a rash oath. Then, even swore that he was ready to kill his own son, Jonathan. So you see the story now is spinning against Saul. And Saul's disobedience then brings about his rejection as king. Nasa chapter 15 na tayo. Again, sabi ng narrator, Saul violates the harem. This time, alam niyo na po kung anong ibig sabihin ng harem. No? I discussed that, diniscuss natin ng medyo on and off ang audio. Sandali lang. No? Nawawala-wala, Father. Mic test. Okay? Hello? So, okay naman pang audio. Nahirapan lang nag-connect. Ah, okay. Okay, okay. So, kasi, okay, tuloy ko. Sabihin nyo lang kung walang audio. Okay. So, let me fix this one. Ayan, meron. So, alam nyo na yung ibig sabihin ng harem, yung ban o yung sabi natin na law of extermination na pinaliwanag ko talaga because it's a scandal to the modern world today na meron palang parang holy war sa Biblia, and that is the harem, meaning you eliminate, law of extermination, you eliminate your enemies. I have explained the theological point of such particular law, no? Ang ginawa ni Saul, nanalo sila sa giyera. He takes Agag. Si Agag is the king of the Amalekites, kanilang enemy, and he keeps him alive and also keeps the best of the booty for sacrifice. It was the problem kung hindi mo pinatay yung leader, yung buha. Well, hindi ba dapat you don't kill. Anyway, that's the law of war kasi. This is the harem, the law of extermination. Balikan nyo lang yung explanation natin noon kung nakalimutan nyo na.
law of extermination of the enemy. And Saul violates that. We might say that obedience takes precedence over sacrifice. No? Mas mahalaga yung obedience kaysa burnt offering. And the consequence of that is the Lord again rejects Saul as king. Narinig na natin kay Samuel ito. And then the narrator telling us once again that the Lord has rejected Saul as king. Parang United States of America. May na-reject na president. Now, notice yung speech ni Samuel in chapter 15 about obedience over sacrifice. In a poetry, poetic speech. So I told you before, pag nag-i-speech ang isang character sa Biblia, usually it is not this ang isip natin yung taong binabanggit ang nag-i-speech, of course not, no? Yung narrator ang gumagawa ng speech. So he reveals his idea, his theology, his the way he understand yung pananampalataya at relasyon sa Diyos through speeches. Kaya pay attention to the many maraming speeches sa Bible, pati sa Book of Job, may mga speeches diyan. And sometimes they become boring kasi nga hindi narrative. Gusto natin laging kwekwento, kwekwento, kwekwento. Pagdating mo sa speech, katulad ng homily, pag hindi nagkwekwento ang pare, tutulugan na lang. Kung nag-i-speech lang siya na walang mga palamuti ang kanyang homily, walang mga attention technique, takanta-kanta siya, pa sabi-sabi ng kanyang buhay, nabuboard. Pay attention to mga speeches, even if they look boring, because they reveal the theology, the foundation of what is being narrated, what is being told. Like here, hindi lang ito basta-basta speech, poetry pa, no? Patula. Ang hirap gumawa niyan na nag-speech na poetic. So the historian is also a poet. No. Thus the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obedience to the Lord's command. Thus the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obedience to the Lord's command. And then obedience is better than sacrifice. To listen, better than fat of rams. Meaning, another word for offering, the fat of rams. For a sin of divination is rebellion, and arrogance, the crime of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, meaning disobedience, the Lord in turn has rejected you as king. Once again, no? Talagang sinesentensyahan na si Saul. Ng narrator, ng historian, ng Panginoon ni at ni Prophet Samuel. Note that in the Samuel speech before executing agad. Ang nangyari dito, dahil nga Saul did not exterminate the enemy agad, the Amalekite king. So it was Samuel who killed him. Killer din pa sa Samuel. You know, these are bite-bite niya man na propeta, kaso mamamatay tao pala siya towards the end. No? It can be scandalizing, no? That's the Samuel that we know na called by God, no? Samuel, ganyan. And then anointed the king, no? Ganito ang ginawa niya. Now he ended up towards the end of his life mamamatay tao. So he was the one who would execute agad without mercy, being obedient to the law of harem, the law of extermination. Notice this speech again: as your sword has made women childless, meaning the sword of Agag
making women childless. Dahil nga pinatay niya na yung mga kalalakihan ng mga si Agag, so wala nang mga lalaki for the women to have husbands. So shall your mother be childless. Magiging childless ng mother niya kasi mamamatay na si Agag among women. The opposite of that is, you know, in the New Testament, si Elizabeth, blessed are you among women. This one. So shall your mother be childless among women. Yet Samuel grieved over Saul because the Lord repented that he made king of Israel. May awa rin pala si Samuel. Samuel grieved na mawawala kay Saul ang monarchy because he was made by the Lord as king of Israel. So that story of Saul, mag-break muna ng konti dahil papasok si David. This time, back to Samuel, and the story is about the anointing of David by Samuel. Anointing as king, 16:1-13. And the story is quite familiar to many of us kasi ang gandang ikwento yan sa mga bata. Also, tatlong famous story ni David na alam natin, yung anointing niya dahil pinagpilian siya, siyang napili, yung unlikely candidate, unlikely na maging hari, ma-anoint, yun yung pinili. And then later on, yung Goliath, David and Goliath, and yung Bathsheba affair. So, yung mga tatlong highlights sa buhay ni King David. Now, notice that the narrator mentions a number of times Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem. Why? Because this is an important place in the southern kingdom next to Jerusalem because it is the birthplace of David. So, ini-emphasize nila yung kanyang birthplace, that he comes from the south. You remember, I told you before that the king must come from the south. Yun yung judgment ng Deuteronomic historian na gumawa ng kasaysayan. It should be from the south, not from the north. And Saul comes from the north. He was a Benjaminite. A Benjaminite tribe is in the north. So now, in-emphasize ang Bethlehem. That's the reason why I think sa Gospels natin, especially the Gospel of Matthew, in particular Matthew, he places the birth of Jesus the Gospel of Luke, in particular the Gospel of Luke, places the birth of Jesus in Bethlehem. Why? Because the understanding of the Christians is the Messiah must come from the line of David. And saan pa ba ang pinakamagandang place kung saan ang Messias ay connected agad kay David? Doon siya may papanganak kung saan may panganak si David, Bethlehem. And note the occupation of David, shepherd. Most of the leaders and later on the kings were shepherds. First, yun kanilang OJT nila. Ang OJT nila bago maging hari is shepherds. Si Saul was not a shepherd. He was a man of the donkeys. Hanap siya ng donkey. So, but Saul was, so it seems they prefer the leader to be first a shepherd before becoming a king. And the common motive of not only in the Bible but in other stories, kahit ngayon ganun pa rin eh, the least person na in-expect mo na magiging siya o leader, he will be the one to take the helm, katulad ni ito, the choice of the most
unlikely person. Di ba pinagpilian siya, pinisent muna yung mga kapatid ni David, yung mga magagaling, yung mga elder ones, hindi nila maisip na, ah, meron pa pala na ano, nasa bukid. So, it was David, the unlikely person, the youngest, the weakest, the one who was not thought of to be one, he was the one. Why? Well, you can always say, divine initiative. Katulad ko, sinabi ko kanina yung the crown, kung ang British monarchy, sinabi doon sa net sa The Crown na drama series, the crown is not a choice but a duty. Here, the crown is neither a choice nor a duty. It is a gift from God. It's God who takes the initiative. It is God who chooses. It's a divine calling, a vocation, a divine vocation. So a divine initiative. Maybe that's the purpose why the choice is the most unlikely person. And note the making of a king. Sa series ng The Crown ng Netflix, no, yung coronation ni ng father ni Queen Elizabeth ngayon, no? So pinakita doon yung coronation niya. And then later on, yung coronation din ni we haven't seen any coronation yet, no? Maybe the next to be crowned na itong si Prince Charles, no? So yung coronation niya. Here the making of a king is twofold, no? It should be anointed by a prophet, which is of course a symbol of the divine calling, okay, the divine appointment, no? Anointed by a prophet, and then the spirit must of the Lord must be there, no? So sasabihin niya, and the spirit of the Lord rushed into him or possessed him, no? And the spirit of the Lord in Hebrew is the ruach Yahweh or ruach Adonai, no? Dapat meron siya. So one is the anointing with oil, of course, and then by a prophet, and must be possessed by the spirit of the Lord or the ruach Adonai or ruach Yahweh or spirit of the Lord. Yan dito dumumi. Then David enters into Saul's service, the first account, kasi may second account din. Chapter 16. Now, babalik uli nung narrator sa pangungutya kay Saul. Sabi ko na kanina, yung narrator natin, the Deuteronomic historian, has already made up his mind that it's clear for him that Saul is not the guy, is not the man, is not the person, but David. So, after the anointing, David finds a way, he finds a way for David to enter into the court of Saul to this paano siya nakapasok doon, and how does narrator spin the story para maipasok niya si David sa korte ng hari na si Saul? Well, according to him, the spirit of the Lord left Saul. So you see already that one, a king must be anointed by a prophet, and the spirit of the Lord must be there, must possess him. Ngayon, umalis na ang spirit of the Lord kasi nandun na kay David. Umalis na ang spirit of the Lord kay Saul. At ang pumalit sa spirit of the Lord ay evil spirit from the Lord. Sabi ng narrator, kung ruach Adonai ang umalis, ang pumalit ay ruach ra'ah, bad spirit, evil spirit. And the result is Saul is tormented. Whatever the meaning of that word, ba'at, that's the ba'at in Hebrew, the English
translation says tormented. The Greek Old Testament says strangled. So all this, meaning he is no longer the same person as before. See, Saul. And some would call, some of those in psychology, sasabihin nila depressed, depression sets in, no? And the need therefore to soothe, kung may anxiety medicine, medicine for anxiety siguro noon, ay bibigyan na siya, pero wala namang ganun. So they have to find a musician to play a harp or a lyre, and they needed a harpist. We did not know na magaling pala si David ng harp at the beginning. We know he was a shepherd. No? So, thus enter David into the court of the king, Saul. No? And contrast yung presentation ng narrator kay David. Kung ang baba ng tingin niya na kay Saul, no? Pagdating mo kay David, sabi niya, David is son of Jesse of Bethlehem, okay, and skillful harpist, sabi niya, a man of war. Paano naging man of war? Ang bata-bata pa niya, di ba? Hindi pa siya nasusubukan. Pero sinabi niya God, Ish Hamil Hama, sabi ng Hebrew, man of war. Another translation would say, a warrior. Kaso hindi pa nga pumapasok sa gera. Prudent in speech. Other translation would say, able speaker. Magaling magsalita. Some translation say, prudent in speech. Handsome young man. And, most important, the Lord is with him. The Spirit of the Lord is with him. The second entry to Saul's service is the more famous one story, David slaying Goliath. Now we are in chapter 17. So the first entry of David into the scene of the Saul's court is yung sabi ko kanina, the need for a harpist, a musician, a lyre player to makakatulog siya. And this time, the more famous one, alam natin yan simula pagkabata, yung about the story of the young David who will be able, among the many candidates, or the bravest who would present himself, kahit bata pa siya, to face Goliath. We know that, kaya hindi ko na ikuwekwento. Pero this you might know, you might not know, that there is another account in Second Book of Samuel, no, na ang pumatay kay Goliath ay a certain person called Elhanan. He was the one who slayed Goliath. No? So, sino na ngayon ang nagsasabi ng totoo? You have David slaying Goliath, but in Second Book of Samuel, the narrator says Elhanan slayed Goliath, a certain Elhanan. The explanation of some historians and exegetes would be that this is the older story. Dahil sikat na si David, so they spin the story and attributed the death of Goliath to David. Kasi sikat na siya. So anything victorious should be a victory ay ina-attribute sa bida. Di ba ganun naman talaga pati sa mga kwento natin? No? Kahit na hindi mo ginawa yon dahil sikat ka na, sasabihin na ikaw ang gumawa. No? Ikaw ang... marami dyan. Naman tayong experience na ganyan. No? Na kahit hindi mo sinabi, dahil sikat ka na, ikaw na nagsabi noon. No? Kasi it gives the authority. So that probably happened here sa in terms of its historical value. Maybe we have an older story na it was really Elhanan
who slayed the Goliath, which is more likely is a warrior, a real warrior killing another warrior, Goliath, the Philistine, and then the story was spin and then attributed later on to the best to the king, to the most popular king figure sa time na yan. Of course, that's David. So theological point here is that David, not Saul, is the Lord's preferred instrument in delivering his people. That's the point of the story of why David was able to slay Goliath. It is now clear, getting clearer and clearer, that the Lord does prefers David, not Saul, to be the savior, to deliver his own people against the Philistines. And we have been already prepared by that earlier, yung mga statements ni Samuel, for example. So, we have, in chapter 18, we come now to the break between Saul and David, in chapters 18 to 20. It begins with a covenant, a special covenant. A covenant in Hebrew is called berit, between the son of Saul, Jonathan, and David. Some weeks ago, I think, nag-post ako ng a commentary on this sa blog ko. My personal blog is the www.fatherrandy.com. No, you can visit that. No? Fatherrandy.com. So I have a blog. And explain the, kasi very often this is misinterpreted as a relationship, a homosexual relationship. Kasi nga naman yung mga words na ginamit dito, pag you do not know Hebrew that well, you are bound to interpret it as a love story between two men, no? A love story of between these two men, no? Jonathan and David. Pero far from it. There's no tayo lang nagbibigay ng attribution, no, ng pag-iisip noon. But so the relationship is described as nephesh to nephesh. Nephesh is throat. Pagdating mo sa Bible, ang English translation na becomes life. So yung kanilang buhay daw ay bound to, with each other. Pero pag inisip mo, is the nephesh, the throat, is bound to his throat. That's an expression of really a friendship that is more than the ordinary friendship, sabihin na lang natin. No? But without, of course, the sexual side. No. So the best word for that is covenant. It's a berit. It's a covenant. So there are many forms of covenanting sa lumang tipan, as we found in the ancient world. No? Di ba may covenant din dito, naglalaslas ng dugo, iinumin nila yung dugo, blood compact. So maraming, sa covenant, circumcision naman sa lumang tipan. No? So there are many forms of covenanting to the making of a berit, no? And this one is expressed this way. No? And even the word love is used. The word is ahab. No? But yung word na ahab or love in Hebrew can mean many other things. Hindi lang siya yung love na affection. Kasi yung salitang love na yon, affection agad na iniisip natin. Pero once you have the word ahab there, you link immediately to the covenant. It's a covenantal love. Kaya nga, yung dasal natin, every meeting natin, love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Be ahab ta et Adonai Eloheka. Be kol lebabeka. Sabi doon sa Hebrew, be ahab ta and you shall love the Lord. Yung love doon is covenantal love.
it's not emotional, affectionate love. No? So, yun din ang ano nito. Ito rin ang implication nung sinabing na nagmamahalan yung dalawa, that even Jonathan loved David more than his wife. Meaning, it's the covenant that is here being established. And you will see this in action as we go to the story. And it is in this part also, in chapter 18 to 20, that magsisimula na ma-reveal muli kung sino si Saul. He is now eyeing on David, sabi doon sa Hebrew. Pag minamata ka, no? Ang word na yan na to eye or evil eye, meron kang evil eye doon sa tao na yan, that is the word for, that is in English usually translated as jealousy, pagseselo, jealousy. Walang word na jealousy sa Hebrew. Ang word na ginagamit ay evil eye, masamang pagtingin. Yan, pag masamang pagtingin, jealousy ang ibig sabihin nun. So, ito na yung na-develop, masama ng tingin niya kay David. Lalo na, kinakantsawan pa siya. Kasi, victorious si David. No? Kinakantsawan na siya. And notice the taunt song, yung kantang pangangantsaw. Saul has slain his thousands. David his 10,000s. Kung baga, ito yung hashtag ngayon. Di ba, hashtag, hina-hashtag ngayon, maraming na-o-offend, maraming na, kasi nagbabiral yung hashtag, which is, of course, a something like a critique. Hashtag, President Meltdown, something like that. So, you can just see the hashtag, something like that. Parang hashtag, kasi tatlong beses uulitin ito, nagbabiral siya. Pati yung mga Philistines later, alam nila yung count song na ito, yung awit na pangangantsaw. Talagang nagviral pangungutya. Saul has slain 1,000 lang. No? Pero David, tens of thousands. Hindi ka mababayan na in a culture which values honor and shame, magmarinig mo yan, ay nako, ay talagang kung hindi ka pa naman mapaparanoia, mapapraning. No? So, it's jealousy now has set sa pagtingin niya kay David. So, attempts to kill David. The first attempt, kasi may second attempt pa. No? And the context of this is he refuses to give Merab to David as wife as he promised. Kasi pinangako niya na kung talo ngayon si Goliath, he will give whoever can kill Goliath, he will give Merab. Merab is one of the daughters of Saul. No? Beautiful name, Merab. I remember when I was a student in Israel, I had a classmate called Merab. Sabi ko, napaka-weird naman yung pangalan na yan, Merab. Then when I researched, pangalan pala yan, sagali pala yan dito sa story na ito. The one of the daughters given, promised by Saul. So, pag nasa feminist thinking ninyo, this will not be good. No? Kasi, ba't mo naman ibibigay ang babae na without consent bilang asawa na? It is a story of old, something that we have heard sa mga old stories nung unang panahon, na ang ipepremyo ko ay ang aking anak pag ikaw, kayo, mananalo sa giyera. So, it's a common motif. No? Pero Saul does not honor yung what he said. Walang palabra de honor. Instead, he uses his daughter, another daughter, Michal, as a trap. Kasi nabanggit doon na si Michal, mahal niya si David. And so, he took that opportunity na
i-offer niya si the second one, Michal, to trap him, meaning to trap, ipapadala siya sa giyera at sa mga Philistines para doon siya mamamatay, which David will do that later on pagdating sa Bathsheba affair. But panalo lagi si David. And the ending of that chapter would be, he would fear David all the more. No? And the word fear here is hindi yung kinatatakutan literally, but it's really something like a paranoia, insecurity, jealousy, which would lead him to attempt to kill David. O pwede nating sabihin sa Tagalog na praning. The second attempt to kill David, Saul's second attempt, the plot, so meron ng balak si Saul na i-assassinate o papatayin si David. Kanina we have seen him doing the attempt to kill him. Now, pero notice that yung plot na yan would be known by Jonathan, and he would reveal that secret to David to warn him. So, and Jonathan intervene in that plot para hindi matuloy ang binabalak ng hari. And notice again yung word na ginamit nung relasyon ng dalawa. Sabi doon, Jonathan was fan of David. The word in Hebrew is hapets, meaning they really, it's a covenant agreement, you know, between the two. And dahil sa intervention ni Jonathan, nung malaman na yung plot, no, he was able a bit to convince the father, Saul, not to continue, because David was, he said, is innocent and he has been helping you sa yung mga giyera. No? And so the ending of that is Saul again making an oath. But this oath, as we know, pag nag-oath si Saul, laging hindi niya tinutupad. Parang yung isang leader dyan na oath ng oath, swear ng swear. Hindi naman yung tutuparin. No? So, something like that. No? So, ang tawag natin sa English, lip service. Kasi ilang beses yung gagawin yan si Saul. Magre-repent pa siya, magsusorry-sorry. Pero the narrator would never give us an idea na sincere yung sinasabi ni Saul. Kasi after few verses, kabaliktaran ang gagawin niya. So he makes an oath. Hi Adonai! Sabi niya, as the Lord lives, no? He shall not be killed. Meaning, David shall not be killed. Hi Adonai! Yun yung expression nila sa oath. As the Lord lives, habang buhay ang Panginoon, he shall not be killed. Pero he was attempting to kill him. And he will be attempting again to kill him. So, we have known na ang espiritu ni Saul ay hindi na espiritu ng Diyos, but ruach, the ruach ra'ah. We are reminded again that ruach ra'ah possesses Saul. And so, he hurls the spear at David. Magaling umilag si David. So, nakatakas. He wanted to pin David sa wall through the sword, pero siguro he was really a good warrior, a cunning warrior, and he was able to escape. And pati si Michal would intervene later on para matulungan na tumakas si David. Dahil nga hinahabol na Saul wanted to kill him already, so he develops a trick sa kanyang tatay. And ano yung ginawa niya? Meron siyang teraphim. Now, this is of course the
strange kasi bawal ang teraphim sa Israelita. Teraphim is like an idol, no? Maybe she was tempted to possess to carry with her idols, no? And yun ang inilagay niya sa kama para nung pumasok si Saul ang nakita niya, akala niya si David yun, but it was the teraphim. But then later it was found out. Common story, pati nga hanggang ngayon ginagamit natin yung motif na yan, yung ano, tinago mo, akala natutulog, yung pala manika, yung pala unan na lang na kortehan ng tao. And notice, nung nalaman na tinitrick siya ni Saul, tinitrick niya si Saul, it was a trick. Tingnan mo yung si Michal here, is the what can you say? Well, he has a white lie, okay, pero once again, one of the women here are going against conventions. And mapapaniwala na lang yung hari. Could you imagine? No? So, ibig sabihin, hindi talaga nag-iisip yung hari. No? He was not a critical, a person with a mind. No? Already, he's the spirit, the good spirit, the spirit of the Lord has left him, and the bad spirit is there. Kasi nung sinabi ni Michal na I was threatened by David, sabi niya. Kaya, tinatakas ko. Kaya tumakas. Kasi he threatened to kill me. Let me go or I will kill you, sabi niya. Eh, paniwala naman si Saul. So who is stupid dito? Of course, alam natin, maalala niyo yung story ng Pharaoh sa Egypt. Ganun din lang sinabi ng similar style nung yung mga midwife na nagtaka kasi sinabihan sila na pagkapanganak ng mga Hebrew women, itong mga midwives dapat patayin nila yung mga may papanganak, no? Sabi ng Pharaoh, no? E nagtaka siya, ba't parami pa rin ng parami? Tinawag niya yung mga midwives. Tapos anong sabi ng mga midwife? Doon sa Pharaoh, sabi niya, ano kasi yung mga Hebrew women, malulusog sila, no? Kaya mabibilis silang manganak, something like that. But this, naniwala naman yung Pharaoh. So anong pagkakaiba ng Hebrew women at saka Egyptian women, no? Mas mabilis. So it was more like telling us that the king is the, after all, can be overpowered by women, no? So kaya may mga iba dyan takot sa babae, lalo yung those holding power, no? Because they could be Michal, no? In hiding. Now, is Saul among the prophets? So the next scene now would be hahanapin niya si David and he would go to Samuel. Kaso pagdating niya kay Samuel, si Samuel nagpe-preside ng isang prophetic activity na ecstatic. This is strange happening. Una, nagulat na tayo na ito pala si Samuel is mamamatay tao. And then ngayon, yung pagka-propeta niya, iba din, no? We know of the prophet na, you know, like Prophet Isaiah, Prophet Amos, Prophet, they have speeches like this. But this one is ecstatic prophecy, meaning parang yung sinasabi natin na nangingisay-ngisay. No? Di ba nakakita na kayo dyan yung mga healing activities sometimes, yung healing ministries, makikita nyo na may mga nangingisay-ngisay, nagbabago ang mga boses, at yun yung nadatnan ni Saul. Una, nagpadala mo ng messengers niya. Yung mga messengers niya, sumama na rin sa kay Samuel sa ecstatic prophecy. And then finally, si Saul na mismo bumunta. Pagdating niya, siya rin
prophesy na rin in this way. No? And hindi lang yan, sobra pang ginawa niya, naghubad siya. So, you see already, the narrator here, the historian here, is really shaming Saul. No? Kasi a naked person is one who symbolizes that you are stripped of your honor. Kaya yung very powerful symbol yan doon kay sa crucifixion ni Jesus was stripped of his clothes. That's the ultimate kasi honor and shame ang value ng Eastern Mediterranean people, yung biblical people are Eastern Mediterranean, yung kultura nila. Honor and shame, katulad natin, hiya. No? So, strip of his honor. Now, then, we come to chapter 20. Now, we are already prepared about the relationship between David and Jonathan. Ang daming incident that this relationship is highlighted. Kaya nga, I could understand yung mga ibang nag-i-interpret that they would interpret it in a way that is very modern. Halimbawa, same-sex relationship is a modern concept. So, they would like it to see it that way. I would understand if they see it that way. But what it could meant before is probably not. Kasi anachronistic, meaning there is no something like same-sex relationship sa Bible because it is, ano nga, it is the highly uncultural. No? So, wala sa kultura na. It's not a day-to-day thing. No? You don't see that very often. So, it's not also part of the Bible tradition. But, that here, it is, they renew now yung covenant, no? Between David and Jonathan. So, kanina, narinig na natin ngayon, then there will be another incident again about establishing yung covenant, berit na yan between the two men. No? And it is in this renewal in chapter 20 that Jonathan, remember Jonathan is the son of Solomon, son of Saul, and son, meaning heir to the throne. He is supposed to be the king. If Saul could not be a king, he would inherit it. No? Katulad nung series nung The Crown na inherit ni Queen Elizabeth ang throne dahil yung tatay niya was the king. Kaso yung tatay ni Elizabeth, forgot his name, yung mga older than I, siguro alam na rin, forgot already the name, King Edward ba yun? He was not the eldest. No? Ang panganay ay yun yung hari. Kaso nag-abdicate yung hari dahil sa pag-ibig. No? So he preferred love over the throne, over the crown. No? So napunta ngayon sa kapatid who later on became the father of the reigning queen today, Queen Elizabeth. So, nakita niyo yung, the monarchy is dynastic. It's a dynasty. Blood. No? So, logically, and common sense, should be Jonathan. Isyo naman yung pangalan, anak na laging binabanggit. Siguro marami pang anak si Saul, pero may mga babae siyang mga anak, but babae, the women are eliminated from as candidates. So, Jonathan. And Jonathan is important therefore that he acknowledges David's royal destiny. So, this is an important critical event then na sa pag-renew nila ng covenant, Jonathan acknowledges na si David would be the next king, no? And not him. He only requested to David that when that
when he would be kung siya'y naging hari na, never cut off your kindness from my house to preserve his descendants. Never cut off your kindness from my house. And now devises a plan to ascertain Saul's real intention to David. Kasi nga, alam natin na kahit sasabihin ni Saul na as the Lord lives, David will not be killed, pero dudang-duda sila. So, talagang Jonathan has to make it sure, ascertain kung ano nga ba ang intention ni Saul sa kaibigan niyang si David. And there was a dinner like that at hinahanap si David dahil nawala sa dinner. Kasi nga, may nag-usap yung dalawa, nagbibigay sila ng sign na kung makita ko na si Saul would like to kill you, don't come to the dinner. So they made a sign, no, na you read that part, very what do you call this, entertaining, no? Paano sila gumawa ng password kumbaga ng is other para malaman nung isa na huwag na lang siya pumunta sa dinner dahil papatayin siya ng kanyang ama, no? So ganun na ang ginawa ni David. He did not appear sa dinner. So nung hinahanap ni Saul kung nasaan si David, Jonathan lied to his father. Gumawa siya ng alibi. Eh, kaso alam na ni David, ni Saul, na nagsisinungaling ang kanyang anak. Kasi nga, they are really in covenant with his other. And note the emotional farewell ng dalawa, ni Jonathan and David, sa 35 to 42. This is the, there's a part there na they wept. It's emotional. It's not every day na makikita natin ng isang lalaki ay umiiyak sa harap ng kapwa niyang lalaki. Not because I am a misogynist or what, but that is the way of a patriarchal culture. This is the blog that I was talking about. You just go to fatherrandy.com. Yan, diyan ko nilagay yung commentary ko on David and Jonathan. Okay. So, the next then, hindi na pwede sa house, sa palace, so-called, ni Saul, si David. Nakita natin na the real intention of Saul now is to kill, eliminate David. So, David becomes a fugitive, pugante. And that is in chapter 21 to 32. Let me check yung audio, ha? Hi, gata na, I could not play video advisory. Have to watch and replay. Pumutol-putol po kanina. Kumusta na po kayo dyan? Hinto lang muna ako. Kasi check ko lang yung mga gadgets natin. Mic test. Paputol-putol ba? We'll just have to watch and play. Ang ganda. Paputol. Less than 100 are watching this time. Then, may connection problems. Oh, ang lakas ng ulan. Kawawa naman tayo. Okay. I'll wait for your comment kung okay ba. No? Kasi dito sa aking monitor, which is of course the internet din, no, okay naman. No? Hindi naman paputol-putol. Kaso yung sound, hindi ko marinig. Kasi pag lakasan ko yung sound, mag-e-echo. So you have to, I'll wait. Very good na audio and video from Las Piñas, sabi ni Rosemary. Okay, tuloy ko muna. Ha? So, David, pugante na siya ngayon. Chapter 21 to 30. Wala na siya sa fold ng hari. Saan siya pupunta? Well, he would be going to sleep with his enemy, sabi nga nila, to the Philistines.
But before that, he goes to the priest, Ahimelech. Yeah. It's the name of that priest. And gutom, so looks for food with his army. He lied to the priest. Kala ng priest ay kasama pa siya ni Saul. No? So he offers the bread, the holy bread, no? And pati yung sword ni Goliath, na we forgot meron palang siyang sword. Inaitago pala. Biglang lumabas dito sa eksena na ito. Tinago pala ng hari, ng pari, the priest. So gives the sword. Maybe it's a symbol of you are now a warrior, and the Philistines, Goliath was a Philistine, and the mission to fight against the Philistines. Kaso may kasama sila doon na sabihin na lang natin na spy o he was an Edomite. Ayaw ng mga Israelitang Edomite, alam natin diyan eh. May Bible, mayroong prophetic book pa nga na wala nang ibang ginawa ng prophetic book na yan kundi to condemn the Edomites, no? Ang pangalan ng Edomite na yan ay si Doeg. Nakita niya yun ang nangyayari. Later on, magsusumbong siya kay Saul, no? And the result of that is the priests were slaughtered. Okay. And by ayaw nilang nung nag-utos si Saul to kill the priests, kasi nga they were collaborating with David, ayaw ng mga servant, ayaw ng mga inutusan ng hari, kasi priest, yeah, holy. So sinong tumapos sa kanila eh si Edomite, si Doeg, no? And one priest escapes, goes to David later. The name is Abiathar. Now you might remember na one time si Jesus, I think it's in the Gospel of Mark, I'm not mistaken, and his disciples, they were picking grains at kinakain nila on a Sabbath. And then the people, those who saw them, complained dahil they're working the Sabbath. And then Jesus referred that, sabi niya, even nga si David and his army ate the bread, the holy bread. Eh, ang ni-refer niya na priest doon is Abiathar. Eh, dito sa, so medyo nagkamali si Saint Mark sa kanyang information. Historical information. Hindi siya nagbasa ng Bible. Saint Mark. It was Ahimelech. Abiathar was the one who escaped. No? Doon sa one of the priests who escaped sa slaughtering na nangyari. Now, David now, inahabol na siya ni Saul. And interesting, kung paano siya mag-escape? Magaling siyang mag-escape. Parang Houdini. Escape artist. In fact, Saul admitted. Kaya sabi niya, hindi niya mahanap, hindi niya, laging nakakatakas eh. Very cunning, sabi niya. Sabi ni Saul. In Hebrew, Arum Yarim. Arum is the word for snake. Arum. Kaya yung Genesis, yung arum doon is cunning, but it's also, arum is also a word for naked, but it was meant for the snake. Arum, cunning, wily. And then, the narrator tells us, though Saul sought him continually, relentlessly, the Lord did not deliver David into his hand. The reason why, hindi mahanap-hanap ni Saul, nahuhuli, not because David was really cunning, according to the narrator, eh dahil nga, as, di ba, sabi ko noon, the crown is not a choice, is not a duty, but it is the will of God. So,
did not deliver David into his hand because the Lord preferred David, and thus he delivers David away from Saul. Now, the other side, there are many two occasions na David could have killed Saul. So, but spares his life twice, no? Two occasions na nagupitan niya na nga ang damit ni Saul, no? Naitakas nila ang kanyang sword, no? They could have on that, no, spot natutulog siya, killed him. But no, anong dahilan ni David? He is the Lord's anointed. Sabi niya. The word for anointed in Hebrew is Messiah, which we have the same the word Messiah later on. He is the Lord's anointed. So, you see the respect of David of God's appointment. He was the one appointed. This person is appointed by God. Yeah. And thus, David swears before Saul to spare the latter's descendants. Nung sinasabi niya na, I could have killed you. And then, sorry, na-touch naman si Saul. But then David swears, and he would honor that he would, Saul would spare his descendants. Of course, Jonathan is one of them. Yeah. David, Abigail, and Nabal. Merong triangle na mangyayari. Triangular love affair. David, Abigail, and Nabal. By the way, polygamy is culturally tolerated. It's a practice in the ancient world. So we should not be surprised that David would have many wives. No? Narinig na natin kanina yung si Merab, merong Michal, may Abigail. Hanggang malapit na siyang mamatay, meron pa siya, mag-aasawa pa siya. Bibigyan pa siya ng asawa. Huwag kayong mag-alala. Pagdating natin kay Solomon, 1,000 ang maging asawa niya. So, a triangular affair. But what is impressive here is the role of Abigail na dito sa pag-negotiate, the art of negotiation in war. And again, notice an interesting speech in chapter 25. Now, let me, anong oras na ba? So, meron pa tayong a little time, no? Before 9:30. Sa chapter 25, itong si Abigail na he showed disrespect kay David. May nire-request si David sheep para sa kanyang army. Kaso si Nabal, Nabal said, eh, sino ba itong David na ito? So, minaliit niya si David, and then of course, now comes the revenge. No? But then, Abigail intervenes and negotiates. And pag binasa niyo itong chapter 25 na ito, okay, chapter 25, you notice yung how a war is negotiated. No? By a woman. So, and in chapter 25:24-31, she makes a speech before David. Part of the negotiation is this speech. Sabi niya, my Lord, let the blame be mine. So, sabi niya, please let your handmaid speak. Listen to the words of your maidservant. My Lord, do not pay attention to that scoundrel Nabal, for he is just like his name. Huwag kang maniwala sa siraulo na yan, sabi niya sa kanyang asawa, si Nabal.
Nabal kasi sa Hebrew is a bad name. No? Huwag kayong magpangalan sa anak ninyo na Nabal. Nabal means fool, tanga. No? T-A-N-G-A, no? Fool. No? And his name means fool and acts like the fool, sabi niya. And then he negotiates. Now, therefore, my Lord, as the Lord lives, makes an oath, and as you live, the Lord has kept you from shedding blood and from avenging yourself by your own hand. May your enemies and those seek to harm you, my Lord, become as Nabal, sabi niya. Pinaglalaroan niya na yung pangalan ng kanyang asawa. And accept this gift than which your maidservant has brought for my Lord. So you need a token, a gift, no? To appease yung nangyaring masama. And please forgive the offense of your maidservant, for the Lord shall certainly establish a lasting house for my Lord. So affirming the dynasty, the monarchy of David that will endure, because my Lord fights the battles of the Lord. So acknowledging that the wars of David is the wars of the Lord. So and so forth. And so, and David was impressed by this speech, how Abigail showed his skill in negotiating. So she was so impressed that when Nabal was struck dead, maybe heart attack or COVID-19 by the Lord, no, David marries Abigail. So that's now David, as we said a while ago, a fugitive, and where does he go? To the Philistines. He stays there for more than a year. That's in chapter 27. It says, the narrator tells us, he had no choice. No choice. Sabi niya, wala siyang ibang mapuntahan na. Kasi hinahanap nga ni Saul. At pag nasa Philistine siya, hindi siya hahanapin doon ni Saul. Giyera muna bago siya mahanap. But matalino din mga Philistines. They know that David was not loyal to them. So they did not trust him. And whenever may giyera at gusto nilang isama si David para labanan yung mga Israelita, they would always remember yung nagba-viral na hashtag kay Saul. Saul has slain his thousands, David his tens of thousands. They remember that. So wag nyong isama, wag nating isasama itong si David sa giyera, because he will not be loyal to us. Which is of course one way of saying by the narrator that David did not kill the Israelites, did not go to war against the Israelites. So he was saved from waging war against his own people by telling us that the Philistine commanders did not trust him. So he was not allowed to take part in the war against the Israelites. Chapter 28 is another interesting break from the story. We are back to Saul. So sabi ko kanina, pababa ng pababa, ang narrate ng Deuteronomic historian kay Saul, no? Pasama ng pasama, no? Pinagtatawanan na siya. This time, he goes to a witch. The witch who lives in Endor. Kaya ang tawag sa title ng ating mga Biblia, The Witch of Endor. Ang ganda naman, The Witch of Endor, parang horror movie. Chapter 28. The word witch, of course, is English translation. Literally, it means a woman possessor of Om. Om in sometimes is translated as ghost. That's a technical term for ghost. Om. Sa Bible, maraming Om, ghost. So whatever, but it's a medium. Therefore, and a medium who can communicate with the dead. And we know that necromancy is not allowed
is in the book of Leviticus. To consult the dead is the form of idolatry, so apostasy. So necromancy or consulting the dead is prohibited. But here is a woman, a witch of Endor, whose expertise is communicating with the dead. And Saul wanted to consult Samuel, who is now dead. No? Earlier, it was reported that Samuel died, and now he wanted to seek the opinion of Samuel kung ano sa paglalaban niya sa Philistines. Kung tatagumpay ba siya o anong mangyayari sa kanyang war against the Philistines. So, after a dramatic calling of Samuel from the Sheol, from the netherworld, nagalit si Samuel kasi nabulamog siya sa kanyang kulambo, siguro. Nagising siya sa kanyang kulambo. Ginising siya. Now, pronounces what Saul did not want to hear. Through the medium, of course, but it's the voice of Samuel. At anong sabi ng sabi ni Samuel through the medium, "The Lord has torn the kingdom from your hand and has given to your rival David." No, yun yung hinahanap niyang sagot, nahanap niya tuloy. No? So, reaction ni Saul, para ng bata. He refuses to eat. Nagtatampo na siya. May meltdown. Nag-meltdown si Saul. At buti na lang, yung witch, motherly. No? Hindi naman talaga siya witch na mangkukulam na nakakatakutan natin ngayon, no? Nung tayo mga bata, pero she was motherly. She comforted Saul and offered her the best food, calf, slaughtered the calf, para lang kumain siya. At kumain naman si Saul kasama ang kanyang army. This is a beautiful portrait of an artist in the of the witch of Endor. Ewan ko kung klaro yan. Klaro naman sa internet. Okay. So next week, we will now begin the reign of David over United Israel, and that is part 5.